Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kahawahan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Dahil sa hulang ito ni Propeta Amos, nabuo ang programang ito, tinig ng katotohanan. Isang programa na magpapahayag sa mga salita ng Diyos galing sa banal na kasulatan. Tinig ng katotohanan. At ngayon, narito ang iyong mga lingkod. Magandang tanghali sa lahat nating mga tagapakinig sa isang oras natin na programa Tinig ng Katotohanan. Inaanyayahan ko ang lahat na patuloy na mag-subaybay sa atin para maintindihan ano natin ang, kung ano ang maunawaan, kung ano ang dapat nating gagawin sa malapit na pagbabalik sa ating mahal na Panginoong Hesus. At sa tanghaling ito, narito ang iyong mga lingkod. Kumpleto pa rin ang aming team. Yours truly, Fitabat, at si Brother Fred at si Brother Ariel. Kasama natin ngayon sa pag-aaral. At sa pagbukas, Ibigyan natin si Brother Fred sa kanyang opening prayer. Tayo'y manalangin. Panginoon namin Diyos, narito muli kami na pinasasalamatan ka na ang pagkakataon ibinigay mo po sa amin ngayon, minsan pa, na kami makapagpatuloy sa pagbigay ng balita, mabuting balita sa mga tao na sa iyong kaluban ay ipangaral ang Ebanghelyo. Kami po'y tumutugon at nagpapasalamat kami na kami ay gamitin mong instrumento sa pagbalitang ito na maipahayag sa iba. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan at tulungan ang mga tao na makikinig na buksan ang kanilang puso't isip na makapasok ang iyong banal salita at ito'y maintindihan na ikaw ay kumakatok sa bawat isa sa pintuan ng kanilang puso. Kaya Panginoon, tulungan mo rin sila na matimo sa kanilang isipan ito ang kahalagahan ng kaligtasan na hindi lang dito sa sanibutang ito aasa sapagkat walang mapapala sa mundong ito kundi ang kaligtasan iyong inialok. Salamat o Diyos sa iyong pagbibigay ng mga pagkakataon na kami makalapit sa iyo at maging karapat-dapat sa iyong mga pangako. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus at sa banal na Espiritu. Amen. Amen. Okay, Brother Fred. Saan tayo nagkandong huling ko natin? Di ba nagpasok na tayo sa tatlong anghel? Magsimula na tayo. Simula na tayo. So ngayon, nandiyan na tayo sa simula. Doon sa babasahin mo, Brother Ariel, yung Apokalipsis 14:6. So, yan ang unang anghel, no, na pabalita. Sabi ng propeta, ito yung mensahe, tatlong anghel ay huling mensahe ng awa. Kaya ito'y maintindihan sa una hanggang sa huli na pabalita ng tatlong anghel. Okay. Apokalipsis 14:6. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggang upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang pabalita ng una ay anghel na lumilipad. Hindi natin naasahan na ito ay anghel na literal. So, sabi ng propeta, ang anghel ay kumakatawan sa mga tao.
na bakit may pakpak? Nangangahulugan ng mabilisan. No, mabilisan sapagkat karamihan din naman sa buhay ng tao hindi naman mahaba. No, at saka maikli lang yung mga 80-70. No, kaya ang mensahe, bago man lamang matulog, dahil ang kamatayang una ay pagtulog, ay maibigay na ito para yung desisyon nila ay kung ano man ang tama man o mali yung desisyon, pag namatay na ang tao, ay babangon siya na dudugtong lang doon sa naisip niya kung saan ito naputol ang kanyang buho, ang hininga. So, kaya napakahalaga ngayon ang ating panahon na sa katulad namin na yung nagpipresenta kami, nag-halimbawa kami sa mga anghel, ang mga lahat ng mga manggagawa. So, tatlong anghel, no? Ang una ay lumilipad. Anong dalang balita ng anghel na lumilipad sa langit, no? Ay ang pabalita ng walang hanggan. Sabi dito, ulitin natin, nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan. Ano yung mabuting balita? Ibanghelyo, itong pabalita ng kaligtasan. Upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan, lahat yan, pangangaralan. At sinabi niya ng malakas na tinig, sabi ng anghel, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalulhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So yun ang mensahe ng unang anghel. So yung mga punto, isa-isahin natin. So si Sister Bibi, may mga nakahanda ditong mga teksto kung bakit, ano bang kahulugan na, ano bang gagawin yung matakot ka? Dahil may dalawang kahulugan ang pagtakot. Ang isang pagkatakot ay lumalapit. Ang isang pagkatakot ay tumatakbo. Yung tinatawag na kasabihan ng matatanda na may aswang. Oo, katatakutan yan. Di ba? Ang punto ng gusto ng Panginoon ay yung pagkatakot ay lumapit. Noon matatakot ka na ikaw ay magkasala. Lumalapit ka sa Panginoon, natatakot ka na baka ikaw ay itakwil niya. No, yun ang ibig sabihin. At isa sa mga ibibigay kong teksto, samantalang hinahanap ni Sister Baby yung idadagdag niya, Sister P, ay sabi sa Ecclesiastes 12:13. Pero bago yan natin babasahin, Brother Fred, babasahin natin yan, pero sa bandang ano? Oh, sige. Sa Kawikaan. Hmm. Sa kanyang Kapitulo 9, Versikulo 10, ito ang una nating babasahin. Kung ano ang pagkatakot ng Diyos. Oh, well, so, hindi pa nakita ni Brother. Kawikaan. Ikaw naman mong bumasa. So, Kawikaan. Sa kanyang Kapitulo 9, Versikulo 10. So, dito makikita natin sa salita ng Panginoon kung ano ang pagkatakot. 9:10. Sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yun. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. So kapag natakot ka pala, ay ma-encourage ka na hanapin ang kalooban ng Panginoon at sumunod ka. Pag nakaramdam kayo ng takot sa Panginoon, nagsisimula na yung karunungan mo. Nagsisimula na kayong nakakilala sa Panginoon. So kung kilala mo na yung Panginoon, may takot ka. Para bang takot ka mayroong, mapahiwalay sa kanya. Matakot ka nga. Makalabag. Sa mga utos niya. Baka makagawa ka ng maikalungkot sa kanya. Yan. Oh. Dahil sila nga ang may-ari sa atin. Natatakot ang tao na
sumama ang loob ng Diyos. Oh, sumama ang hindi yung takot na kayo ay mapatakbo sa malayo kung di malapit. Gusto ka nga lagi kayong malapit sa kanya. Matakot ka mapahiwalay. Okay. So, meron ding parang pareho din ng pagkasalita dito sa awit sa kanyang 111 verse 10. Awit. Magkapareho din pagkasalita pero iba yung sa bandang huli. Awit. 111 verse 10. Yes. Sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Yun. Yung kanyang, hindi siya nagkakagawa ng kahihiyan. No. Sabi sa atin, ulitin natin yung si 111, no? Versikulo 10. No? Sabi rito sa atin, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. So kapag ikaw natakot, sisimulan mo kung paano ka mapalapit sa Panginoon na baka ikaw ay maitakwil niya, baka pabayaan ka niya kung ikaw ay walang karunungan kung paano ka maglilingkod, kung paano ka gagawa ng sasaya sa Panginoon, sa Diyos. Na lalo kayong mapalapit. Oo, kaya yung karunungan na yun ang magandang karunungan na mapalapit ka sa Kanya. At sabi pa sa kadugtong, at mayroon pang pagkaunawa. Ngayon, mabuting pagkaunawa. Karunungan at pagkaunawa, so dalawa. Ang lahat ng nagsisisunod ng Kanyang mga utos. Utos, oh. So, ang Kanyang kapurihan, yung Kanyang karangalan, ibig sabihin, kapurihan siya, kapuri-puri siya. Pinupuri niyo natin ang Panginoon. Ay magpakailanman. Pati siya ay magiging mabuti. Pupurihin siya ng mga tao na mabait na tao, masunurin. No, kaya ganun, nasa kasana kanya. Hindi ba nakakagawa siya ng kahihiyan? Kahihiyan sa kanyang pamilya o nakukuha na ano ba yung taong ito, masamang ugali. Hindi, walang ganun. Kundi, kapurihan, kahanga-hanga. Pinupuri ang taong yan. Pagkatakot sa Panginoon. Nagsimula na ang pagkatakot sa Panginoon. Ang kanyang pagpupuri sa Panginoon ay magpakailanman. At yung mga taong tingin sa kanya, pupurihin din siya na siya ay mabuti ang kanyang ginagawa. Mayroon pa akong ipababasa kay Brother Ariel, Sister P, na teksto na aking sinabi. Apokalipsis 14. Sige. Kawikaan, Navy Jesus. Tapos natin kanina. Ayun ba? Oo. Yung unang binasa, yung nga, kawikaan, Navy Jesus. Pagkatakot ni Yoba ay simula ng karunungan. Tapos yung sa awit, sa simula ng karunungan, yun, ang kapurihan ay magpakailanman. Ngayon, sa Deuteronomio, Jesus 12. Lahat. Idagdag ang mga... Kung paano natin, anong gagawin sa tao may takot kay Jehovah. Okay, sabi dito, Jesus 12, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan at ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Yun ang hinihingi ng Panginoon na nabasa natin sa Deuteronomio, no? Deuteronomio 10:12. 10:12? 10:12.
Yes. At ngayon, Israel, ulitin natin, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon? Yung bang mayroon siyang gusto na mangyari sa tao na hinihiling niya. Hindi lang yung tayo lang ang hinahiling. Di ba sa ating dalangin, tayo yung nahingi ng tulong ng dalangin. Ay meron din palang kahilingan. Anong gusto or nais sa Panginoon sa atin? Sa atin, sa kanyang iglesia o sa kanyang mga bayan. O bayan. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon? Panginoon mong Diyos, kundi matakot ka. O yung binasa natin dala nung unang anghel. Sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka ng, sa lahat ng kanyang mga daan. Utos ito. At kanyang mga daan at ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, lahat-lahat na, at ng buong kaluluwa mo. Mm. O, sabi sa, mayroon tikto sa Juan 14:15, kung ako yung iniibig, sabi ni Kristo, sutuparin mo ang kanyang mga utos. Sumasaya dito ang Panginoon sa serape pagka sinunod mo yan. Mm-mm. Pagka ginawa mo yan ang kanyang kahilingan. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan kanyang hinihiling. So ang hinihiling niya, naiibigin natin siya. Yung palang pag-ibig, pagtupad. Ay, pagtupad sa kanyang mga utos. Kung ako yung iniibig, tutupadin yung aking mga utos. Dagdagan pa natin. Kung ano pa ang iyong pagkatakot kay Jehova. Sa 1 Samuel 12:14. 1 Samuel. So yan ang mga bagay na dapat nating gawin. Dito pala masaya ang Panginoon. Kapag ako'y nasunod, dahil tayo malaking utang na loob sa Diyos, di ba? Yung ating buhay, katawan, lahat, pagkain. Kanya lahat yan. Wala naman tayong property na tayo isilang. Kaya yung kahilingan ng Panginoon, yung gusto niya, ay kailangan ibigay din natin sa kanyang ikalulahati. Okay, ito na naman. Mm. Kung kayo'y matatakot sa Panginoon at maglilingkod sa kanya at makikinig sa kanyang tinig at hindi manghihimagsik laban sa utos ng Panginoon at kayo ay gayon din, ang hari na naghahari sa inyo ay maging masunurin sa Panginoon ninyong Diyos. Ay mabuti. Oh, maganda itong sinasabi ng Panginoon na ipinahayag dito na ang pagkatakot, pagkatakot sa Panginoon ay ang paglilingkod sa kanya at makikinig sa kanyang tinig, no? Makikinig sa kanyang tinig. So ibig sabihin, kung ano ang ating mababasa dito na kagustuhan ng Panginoon, ating pakinggan at ating ganapin, susundin natin yon, hindi natin baliwalain. Yon ang isang tao may takot sa Diyos. Yon ang mga tao na nasa makipot na daan, na pag ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ay ating pakikinggan, bigyan nating halaga, paglilingkuran natin siya, at kung ano man ang kagustuhan niya, hindi natin sinusuway. Yun ang pagkatakot sa Panginoon, ang ibig sabihin sa unang mensahe ng anghel. Mm. At hindi maghihimagsik laban sa utos ng Panginoon. So, yung naghihimagsik, yun ang mga taong nasa maluwang. Yun ang dahilan kung bakit ang Israel ay nabawasan. Kaya sabi ni Pablo, nagsabi si Jeremias, yung binasa niyan, lumang tipan, ay sumigaw si Isaias na nagsabi, bagaman ang bilang nila ay marami, ay ang nalabilang ang maliligtas. Bakit? Sapagkat yung hinihiling ng Diyos, hindi nila sinusunod. Kaya nagunti hindi sila nakikinig sa kanyang mang tinig. No? Nagagalit ang Panginoon. Mm. Sa halip na makikinig, ay sila ay naghihimagsik laban sa utos ng Panginoon. At sila ay laging nagreklamo. Yan. No? Pag anong sinasabi ng Panginoon, lagi nilang tinatanong ang Panginoon, bakit Panginoon na ganito, wala na kaming nakain na laman, wala na kaming tubig. Lagi silang nagreklamo.
diskontento sa kanilang buhay, hindi nila naintindihan ang kahalagahan sa ang mga ginagawa sa Panginoon sa kanila na mga parabang mga malalaking bagay na ibinigay sa kanila. Oo. Biruin mo, kumakain na lang sila, namumulot na lang sila ng mana. Tapos nagreklamo pa. Na gusto pa nila ng mga laman na nasa Egypt. Discontento. Kaya nabanggit natin noong nakaraan, yung discontento ay siyang magiging dahilan kung kaya ikaw ay hindi masaya sa buhay. At si Satanas, kahit mayroon na, kahit sa tao, mga tao ngayon mayroon na, maigi na, marami na naipon, maraming negosyo, dagdag pa ng dagdag. Mm. Hindi, pati hindi makapaglingkod sa Panginoon. Oh, hindi naman paglingkod. Na ano sila, ang inaatupag nila ang mga sarili nila. Anong sabi sa Mateo, isaliit muna natin si Serpe yung 26 ng Mateo. Sabi dito, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao, kumakamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? So, yun pag, nga. Pag magulo ng mundo, dahil dyan ang tungo ng hula na ang katapusan ng mundo ay yung magkakaroon ng kaguluhan, kagutom. Yung hula ni Daniel, sa hula. Daniel 12:2, mangyari ito. Oh. Hindi pa ito nangyayari. Nangyayari na yung mga kalakalaminad na... Partial pa. Partial. Hindi siya... Hindi pa full. Hindi pa kabuuan. Hindi pa siya kabuuang maigi. Mm-hmm. Ngayon, yung mga inipon, yung lahat ng kakwana, pag tumigil na at hindi na magdi-deliver ng gasolina, dahil gulo na nga, gera, no? Ay, ano pang aandar ng mga sasakyan? Ano pang magkakaroon pa ba ng mga mabibili sa grocery? Anim mong piram mo, no? May mababasa ako niyan, aking hanapin, ipagpatuloy mo yan, na yung kahirapan ng taong darating. Yung hula ni Daniel, sabi dito, pag ito ay mangyari na kabuuan na, sabi dito, Daniel 12, sa kanyang versikulo 2, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe, na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan, na hindi nangyari kailanman mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. Sa panahong yaon, ay maliligtas ang iyong bayan. Bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa ako. Na pangako na proteksyon, kahit dumating ang kaguluhan, ay may proteksyon na ang bayan ng Diyos ay hindi siya magugutom. Katulad ng kasaysayan ni Elias na siya ay hinahanap ng hari upang patayin, doon sa ilog, doon siya napapunta. Nagtago. Mamaya-maya, dumadating ang mga ibon. No, mga ibon. Hindi ko lang na-recall ngayon na yun dahil yung teksto na si Elias ay dinadalhan ng pagkain ng ibon. Mga uwak, ganyan. At saka tuyo ang tubig, mayroong dumadaloy na tubig doon sa sapa o doon sa ilog. Kasi matagal nang walang ulan. Matagal na walang ulan. Mga 3 taon siguro ngayon, kung hindi ako nagkakamali, walang ulan. So, yung ating mga inipon, pag dumating na yan at dumating, kumana yung hula ng katuparan ng kaguluhan, no, anin mo pang pera mo. Wala ka nang mabibili sa grocery, wala ka nang mabibili sa palingki. O anong kukuan niya? Makukuan lang yung pera ng tao na parang papel na basura. Wala nang pakinabang. No, anin mo pa, wala nang ibili, wala nang tatakbong mga sasakyan. Wala nang mga pabrika. Idagdag natin yung Santiago 5. Patuloy yun hanggang doon sa handa sa patayan. Hanggang doon, fixo. Pero basahin mo yung baba, baka may maganda pang punto nung Santiago. Santiago
5:1, patuloy. Santiago 5:1. Magsiparito ngayon kayong mayayaman, kayong magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Dos, ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay ninangat-ngat ng tanga. Tres, ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman, kayo'y nagtipo ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. 4. Narito ang kaupahan ng mga manggagawa ng nagsiani sa inyong mga bukid. Nagsiani sa iyong mga bukid. Na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya. Maliit lang asunto. Ay humihibik, at ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon na mga hukbo. 5. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. So, dyan lang. Inyong pinataba ang inyong puso sa araw ng patayan. No, ganun ang nangyari. So, yung sinundan nating binasa sa teksto na Mateo 16, 24, ay 26, no? Ang sabi roon ay, anong pakikinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang buhay? Mawawala. So, yan na nga. Pag dumating na yung kaguluhan, wala na. Nag-uumpisa na nga. Yung COVID-COVID na yan, yan ay sign na ng kahirapan. No, ngayon, yung binasa ni Brother Aril ay talagang matindi. No, ipinakita ni Santiago yung mangyayari sa mga mayayaman. No, ang mayayaman. Kaya nga, ang Panginoon, samantalang kailangan pa ang pagawa sa gawain ng Panginoon, ay kailangan gamitin nila ito upang ito ay huwag masayang sa ikalulahati ng Panginoon. Ano yung hinihiling ng Panginoon, sabi? Kayo ay, nalimutan ko, yung doon sa binasa natin, Deuteronomy, si Sir Vivi. Jesus 12. Anong sabi doon? Na yung hinihiling niya na magbigay sa kanya ng ano, kaluwalhatian o paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos. Tuloy mo. Ng buong puso mo at buong kaluluwa mo. So, yun. Paglingkuran. Ngayon, kung halimbawa ay ang tao ipon na lang ng ipon, ay kung dumating yung huli, ano pang bibili? Ano pang magagamit ng pagbili niya? Ano pang iyong mabibili? No. Kaya sabi sa atin, ano, mabuti pa ulitin natin. Magsiparito ngayon kayong mayayaman. Kayo'y magsitangis. No, magsitangis. At maghagulhol. Yung maghagulhol, umuiyak ito. Oh, dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Yung mayayaman, hindi yan sanay sa hirap. No, yan ay talagang upalahat ang ano yan. Kaya pagdating ng kaguluhan, mapipilitan silang maghanap ng makakain. Pero hindi sila sanay, kaya sabi, hahagulhol, iiyak. Ibig sabihin, dadaing. No, magsihagulhol dahil sa karalitaan sa inyo ay darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok. Di ba nabubulok yan? At ang kanyang mga, ang inyong mga damit ay ninangat-ngat ng tanga.
ano ba yung tanga? Yung bang kumuko sa kamuti, yung uhod na no, yung, hindi mo na makain pag may tanga, parang bukbuk, no, tanga ang tawag doon. Ang kanyang kayamanan ay, oh, yun, bulok, no, sabi, ang damit niya at katantanga sa tres. Ang inyong ginto, no, yung mga ginto, halos hindi pahipa ng hangin, nakatagong maigi. Ang inyong ginto at ang inyong pilak, pinakalawang na. No, yung mga unang ipon na, ay ano na, nagkakaroon na ng kalawang. At ang mga kalawang na ito ay inyong magiging patutuo sa inyo. At gaya ng apoy, nalalamunin ang inyong laman. Kayo'y magtinagtipon ng inyong kayamanan sa mga huling araw. Si ipon ang ipon. Oh, wala na harus, hindi na gastusin at sayang. Dagdag gusto ay dagdag ng dagdag. 4. Narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsianis sa inyong mga bukid. Gusto ng mayaman yung mga naupa, mura lang abaya ang upa sa mga manggagawa. Para madagdag na naman ipon. Oo, para may madagdag na naman. Kaya iniring. Sabi, bakit naman ang liit naman ng bansati, pagod na pagod na sila. Hindi nakabayad ng minimum wage. Yan ang aking gusto. Sa ikain naman ng mayaman, wala kayong magagawa. No. Kaya sabi ay nagsiiring sa bukid, iniring ninyo sa pamamagitan ng daya. At humihibik. At ang mga hibik ng mga nagsiani sa inyo, yung nagpatrabaho, kahit sa anong patrabaho ng mayaman, nagsipasok sa pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. 5. Kayo'y nangabubuhay na tamasa sa ibabaw ng lupa at nagagalak inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Mataba ang katawan pero yung kanyang espiritu nang lupaypay. Ang spirit kasi hindi saliksik ng banal na kasulatan, hindi pinakinggan yung salita ng Panginoon, walang takot sa kanyang puso, na ang pagkatakot ng Panginoon ay ang makinig sa kanyang mga kautusan, sa kanyang kagustuhan. So, hindi man niya binigyan pansin yung mga salita ng Panginoon, pinataba ang kanilang mga puso para... Iniring ang mga worker, mga magtatrabaho. Tapos, libre. Pinataba ang mga puso sa araw ng patayan. So, nandyan, yun ang mga tao sa maluwang. Ganyan ang nangyayari. Nasa maluwang kasi ang hahantungan, ang dulo ay... kapahamakan kamatayan. Wala pang pakialam, walang ano. Makikita natin ngayon, Brother Fred, yung mga actual situation na yung mga taong nasa maluwang na pintuan ay nagpataba sa kanilang sariling puso o sa kanilang katawan para sa patayan. Halimbawa, ikaw ay nag-alaga ng hayop, gusto mo patabain. Mayroon kang... Pag mataba na, iihawin. Iiko na pagbibidi para dalhin sa palingki. Mataba, malaki, mataas ang timbang. Ganun, pinatataba para araw ng patayan. Ngayon, pinataba na tao, ay di ba nabasa natin na sa huling araw, ang tao ay gagawing gatong? Sa Isaias yan. Pag yung mataba, marami niyang kuhan. Maraming langis at saka yung kalayo ay yung taba ay lumiliyab yung apoy ng malakas. So ito ay warning mga kaibigan, mga magulang, lalo na sa mayroong mataas na maraming gusto, mga pera, ay sayang lamang. Igugol natin yan sa gawain ng Panginoon. Oo, gamitin yan para tayo makapag- Para ang tumataba, Brother Fred, yung ating kaluluwa. Yun ang maganda. Yung pinataba natin ay yung ating spiritual. Paano ba ang pagtaba ng isa spiritual? Ang sabi, ang aking
ang pagkain, hindi lang pagkain literal na ating kinakain, kundi pagkain din yung salita ng Panginoon. So Mateo 4:4. Yun lang ating gawin para tumaba tayo. Maging tayong handa sa pagbabalik Panginoon. Lagi tayong handa sa kahirapan. Masanay tayo na na ma-practice. Pero yung mayaman, hindi yan sanay sa hirap. Kaya lalong maghihirap baka, dahil hindi sanay sila sa pagwala ng mabibili. Wala nang magsusuporta ng gasolina dahil kagulo, gira, ahadlangan na yan, bubumbahin na yan dyan sa lahat pag wala mayroong mga deliver sa mga bansa. So kaya yun ang sabi ng Panginoon na magkakaroon ng matinding kahirapan. So pakinggan pa rin natin, Brother Fred, kung paano natin, anong ginagawa natin kung tayo ay may takot sa Panginoon. Sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13. Sabi dito sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So yung palang kwan ay, pag sunod sa utos, matakot ka na baka hindi mo yan masunod. Buong katungkulan ng tao. Hindi pala ang tao, ang kanyang tungkulan ay kumain, matulog, maghanap buhay, magnegosyo, kumain, matulog, maghanap buhay, lahat ng gagawin. May tungkulin pala, sabi dyan ng Panginoon. Ang tungkulin ay? Pagsunod ng mga utos. Sundin ang utos. Matakot kayo. Matakot, baka hindi makasunod ba? Kaya kailangan ay ang pagkatakot ay sumunod. Dahil malaking kaparusahan ang mangyayari. May sinulat si Lindsay White, ihanda ko rin yan mga minsan, na yung sabi ay, na umiiyak sila din sabi, pagkagulhol, no? Sabi, pagkagulhol, pagkawala ng kanilang mga ari-arian. Bigla daw silang natigilan. Sabi ni Lindsay White, hanapin ko yung libro na yon. Sa sunod siguro. At natingilin sila at sila ay makakasama sa pagsunog. Akala nila yung mga bahay, malaki, mga service, mga sasakyan, masusunog yung lahat. Makikita nila. Tapos bigla silang natigilan dahil kasama pala sila dun sa pagkasunog na yun. So yun ay aking babasahin sa sunod nating paalala mo. Okay. Mayroong nangangaral sa ating panahon ngayon na sabi, we are saved by grace. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Yan, isa pa yan. sa pamamagitan ng pananampalataya. Biyaya, yan ay regalo. Gracia. Gracia, okay. Yan, regalo yan. At tapos sabi ay, tayo ay ligtas na sa biyaya, sa gracia. Pero, may regaluhan na tayo ng pangako ng habang buhay o kaligtasan. Tingnan natin kung kuan ba, anong support dyan sa salita sa ng panampalataya. Panginoon. So tingnan natin yun sa Santiago, Brother Fred, kung ilan ang panampalataya ng tao o ilan ba ang panampalataya sa, na naka-record sa Santiago? Dos? Diba, nabanggit natin yan noon, no? At yung inuulit ngayon yung sa pananampalataya, iba rin yung tayo ay gracia. Maliligtas. Iba rin yung biyaya. Nananampalataya. Sa pananampalataya at sa gracia. Sa versikulo 17, gayon din naman ang panampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanilang sarili. So ano yung gawa na ating gawin? Yung katungkulan nato sa Panginoon, yung sa Ecclesiastes 12:13. So may panampalataya kayo plus katungkulan natin, lahat ng bagay ay narinig na matakot ka sa Panginoon at tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Yung pagsunod. So, may panampalataya kayo. Di ba, may ilan yung kahit yung diablo, may panampalataya siya. Nanginginig pa. Di ba, doon sa Mateo, nang makarating siya sa Gadara, ay pagbaba nila, mayroong inaalihan ng demonyo.
Tapos sinasaniban? Sinasaniban sa kukunin si Kristo, dadaluhungin. Nagkuhan siya ng taas ng kamay, tumigil, at tapos ay sabi niya, kilala kita. Sabi nung inaaliya ng demonyo, ikaw ang anak ng Diyos. Nakakakilala, di ba? Tapos ay, huwag mo kaming pahirapan. At hayaan mo kaming na pumasok sa baboy. Pumasok na lang, papasukin mo na lang kami sa baboy. Pinayag ang Panginoong Jesus. Pumasok sa baboy, nangamatay yung mga baboy, nahulog sa bangin. At yung tao ay gumaling. So, naroon yung demonyo, nakilala si Kristo, tapos ay nananampalataya. Nanginginig. Nanginginig pa. Kahit kung sa pananampalataya, maliligtas ang tao, ay hindi pwede. Kailangan may gawa. Yung hinihiling ng Panginoon. So, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kung hindi natin gagawin yung ating katungkulan, yung pananampalataya natin ay walang silbi. Yung ating pananampalataya sa Panginoon ay patay. Sabi dito sa Santiago. Kaya nga, pag may sinasabi, no, may mababasa tayo na sa pananampalataya o hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magpupuri. Ako. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. So, yung pananampalataya na yon ay may gawa. May pananampalataya kayo, tapos may gawa. Kung ano yung pinagagawa nung sinasampalatayanan mo, susundin mo yun dahil nananampalataya ka. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, paniniwala. Oo. Oo. Naniniwala ka. Pagsusunod. Oo. Kaya, naniwala ka sa mga sinasabi, katulad ng lumpo, tumindig siya. Oo, ganun, may gawa. Hindi naman siya maaaring akayin, patindigin. Kundi yung mismong tao na sinabing tumindig ka, siya yung gumawa para siya tumindig. Hindi niya nagantay na akayin nga ninyo ako para makatindig. Pinilit niya tumindig. At kasi, nakatindig. Kasi, yun ang pananampalataya. Kasi malakas ang kanyang loob. Malakas ang kanyang loob dahil sa kanyang pananampalataya. Na pag tumindig siya sa sarili niya, kahit hindi siya nakatindig kailanman, nakatindig siya, nakalakad pa. Kasi ang pananampalataya niya ay may gawa. Sinunod niya yung sinabi. Yung, idagdag pa, yung ano, pananampalataya ni Kristo. Yung biruin mo, ikaw ay kukunin, gagawin kang tao. Diyos ka, gagawin tao. Tapos yung pagkatao ay hindi na yung mawawala. Pinangakuan siya ng Ama na ibabalik din yung kanyang buhay na pantubos ngayon. Yun ang pananampalataya na kung siya na mali, ng maliit, hindi na siya makakabalik sa langit. Pag siya nagkasala. Kaya gayon na lang pagsisikap ni Satanas na siya ituksuhin, pahirapan, paluin, luraan, latiguhin, kung ano pang mga pahirap ang ginawa para magkasala siya, para magreklamo. Pero anong ginawa? Hanggang kamatayan siya ay nagtapat sapagkat nananampalataya siya na bagaman ang buhay niya ay mawawala, ay ibabalik ng Panginoon. Ibabalik ng Diyos. So, ang pagkatakot, yung pagkatao niya. So, ang sabi sa anghel na matakot kayo sa Diyos, ang taong may takot sa Diyos ay sumusunod, so, gumaganap, at gumagawa sa kanyang katungkulan, na ang buong katungkulan niya ay ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ngayon, ang pangalawa naman, magbigay kaluwalhatian sa kanya. Yun, yung una, ikalawang punto. Sa unang Injil. Magbigay kaluwalhatian sa kanya. Babasa natin. Salmo 29:2. Di, basahin muna yung teksto kadugtong. Yung sa Apokalipsis 14, dahil, sa kanyang versikulo 9. Di pa una, matakot ka sa Diyos. Yung sabi niya, kasunod yun. Yung, Utso. Sa city. Sa city. Sabi dito, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot ka sa Diyos. So, at magbigay. Na ipahayag na natin kung paano ang pagkatakot sa Diyos.
So sana naintindihan niyo, no, para magpatuloy tayo sa at magbigay kaluwalhatian sa kanya. Oh, yun, dagdag pa sa pagkatakot. Dagdag sa pagkatakot, ay, magbigay kaluwalhatian sa kanya. Paano natin maluwalhati ang Panginoon? Jeremias 13:16. So, Jeremias, no? Magbigay ka kaluwalhatian. Jeremias 13:16. Maraming paraan, no? Basahin mo muna. Sabi, sa Jeremias. Luwalhatiin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos bago siya magpadilim. At bago matisod ang inyong mga paa sa mga madilim na bundok. At habang kayo'y nangaghihintay ng liwanag at kanyang gagawing lilim ng kamatayan. At pag sa salimutin niya ang kadiliman. Yan. Bago dumating yung matinding hirap, dahil bago siya dumating, mayroong yun na nga tinatawag na pitong salot. So, ngayon na, ibigay ngayon, natin luwalhati. Oh, ngayon yung paghahanda. Luwalhati sa Panginoon. Oh, yun nga ang paghahanda. Isanay ka nang magbigay kaluwalhatian para tumibay ang iyong pananampalataya. Mm-hmm. Oh. Kaya ganun ang yung katawan mo na ginagamit mo sa paglilingkod sa kanya, nakakaluwalhati ka. Mm. Oh, hindi mo pinahihirapan yung katawan mo ay madaling magasgas o maubos ang iyong lakas, ay di hindi ka makakabigay kaluwalhatian. Sa 1 Korinto, meron dito naman yung pagbigay luwalhati sa Panginoon. Dagdag pa sa... G's 31 ba yan? Okay. Paano natin maluwalhati ang Panginoon? Oh, brother. Oh, meron na kayo dyan. So, 1 Korinto, sa kanyang kapitulo G's, versikulo 31. Basahin mo, Brother Ariel, paano natin maluwalhati ang Panginoon? Sa pamagitan ng ano? Anong ibig sabihin ng pagluwalhati? Oo, anong gagawin natin? Anong gagawin? Para maluwalhati natin ang Panginoon. Okay, 1 Korinto, G's 31. Sabi dito, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluhalhati ng Diyos. Sa atin din pagkain, Brother Fred. Sa ating pag-inom. Kahit pag-inom, pagkain. At anumang ginagawa. Kahit anong trabaho, kailangan huwag mo pahirapan ang iyong katawan, sobrang trabaho. Kailangan gawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mayroon palang pagkain na hindi ikaluluwalhati ng Diyos. Ay, mayroon. Ano, mayroon ding iinumin na hindi ikaluluwalhati ng Panginoon. Yung makakasira ng katawan. So hindi dito, ka, Brother Fred, matagalan tayo dito. Kasi iisa-isahin natin yun. Yung ano tayo yun. Matagalan para maipadala natin ang liwanag. Para maintindihan. Ano ba ang, paano ba ang pagluluhati sa pagkain mo na. Pagkain, ang sabi, kung kayo'y nagsisikain, nagsisiinom, gawin ninyo, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Ng Panginoon. Kaluwalhati ng Panginoon. So, mayroon palang pagkain na hindi makaluwalhati sa Panginoon. So, tingnan natin yun kung ano yung pagkain. Ulitin mo yung 1 Korinto, G's. Sabi dito sa 1 Korinto, sa kanyang kapitulo G's, versikulo 31, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So yung nasa makipot na daan, ang ginagawa nila, ang iniinom nila at saka kinakain nila ay yung lamang ikaluluwalhati sa Panginoon. So ano bang bawal ang sabi ng Panginoon na hindi makakaluluwalhati? Dahil sabi, yun daw kakainin ay yung makabibigay kapurihan sa kanya, kaluluwalhatian. Ano ang mga ibang hindi gusto na hindi makakaluwalhati. So, isa na dyan siguro yung kwan, baboy. Oh, yung mga marurumi. Mabawal. Yung loss of health. Oh, yan. Okay. So, makita natin yun sa Levitico. Sa Leviticus 11, makita natin sa versikulo 44, bakit ibinigay ito sa Panginoon sa atin? Yung makaluwalhati. Oh,
na dapat sundin natin yung laws of health. Mm. Leviticus 11:44. Anong sabi diyan? Leviticus 11:44, ang sabi nito, lahat ng pagkain na makakain na kabuksan ng tubig ay magiging karumol. Hindi, 44. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal sapagkat ako'y banal. Ni huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So may instruction sa pagkain. Mm. Mayroong ano, mayroon dyan binatawag sa na karumal. Sa versikulo 43, sabi dito, huwag kayong magpakarumal sa anumang umuusad, huwag kayong magpakalinis man sa mga iyan, na ano pat, huwag kayong mga hawa riyan. Mm. So mayroong mga pagkain, or mayroong sabi dito sa Panginoon, sa Leviticus kapitulo 11, versikulo 1, sa 2, sabi dito, inyong salitain sa mga anak na Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Mm. Mayroon palang salita ang Panginoon na pwede kainin at hindi pwede kainin. Ano yun? Sa versikulo 3, alinman may hati ang paa na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Linawin natin, baak ang paa at panguya-nguya. Mm. Yan ang sign ay makakain. Pwedeng kainin. Oo. Katulad ng ano? Katulad ng baka. Baka. Oo. Kalabaw. Yan. Kambing. Mm. Tupa. Mm. Oo. Pwede yan sa pagkain. Just sa instruction yan. No? Mm. Sa versikulo 7, Brother Ariel. 7. At ang baboy sapagkat may hati ang paa at paa datapwat hindi umunguya karumal-dumal na sa inyo. Ang baboy. Utso. Oh. Utso. Utso pa. Utso, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Hihipuin. Mga karumal-dumal na sa inyo. Okay. So nakita natin, no? Na mayroon palang pagkain na sinasabi sa Panginoon na huwag ninyong hipihipuin, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan. Ano kaya, Sister? So kung kakainin natin yan, brother friend, hindi maluwalhati ang Panginoon. Mm. Diba? Mayroon akong ano, masabihin sa iyo, sa inyong dalawa. Ano kaya kung umatras muna tayo doon sa simula? Nang anong pagkain talaga ang urinihinal na yung hindi pa yun nakain. Yun, para maluwalhati natin ang Panginoon. Ang tao na katulad yan, si Adan ay umabot ang edad ng si Adan ng 900 o 930. No, bakit yun? Ano ba talagang kinakain nila noon before pa yung yung pagpahintulot. Oo, dahil yung binasa natin ngayon ay yan ay tapos na baha. Tapos na yung baha. Bago bumaha, simula, ano ba talagang pinagkakain ng kung ano, nakabigay sila ng kalulhatian? Genesis 1:29. Tama. Kasi gusto nating maintindihan ba? Mahimay-himay. Gusto nating ipahayag kung ano ang binigay sa Panginoon sa tao. Sa unang-una, tapos niya ginagawa yung tao, tapos niya nilikha, ano ang pagkain na piniprescribe. Kaya no, dapat, ibinigay. Dapat talaga sa simula. Doon tayo. Yun ang unahin dahil natin. Dahil yung ating binasa, parang lumampas na yung, kumbaga sa kasaysayan. Ay, mayroon lang nangyari. Nagsimula tayo sa dulo. Hindi sa dulo. Sa bandang gitna tayo nagsimula. Hindi sa simula. So, anong binasa mo? Pinabasa mo yung original na pagkain? 29, ito ang original diet ng tao. Mm, kaya nga sila nag-edad ng lampas. Kulang-kulang 1,000. Ang edad, karamihan ng tao noon. Lalo na yung anak niya si Matusalim. Mm-hmm. 939. 939. Mm-hmm. Hindi.
70 yun. 939, may tusila. Ganun ba? Makala ko, ano yun? Nasa 60, 967 kung ano. O sige, ating dadaanan niya ng pag-aaral. Ating niya ng babasahin. Si Adan ay 930. Clear yun. Oh, 930. Si Matusami, yung pinakamahaba. Hindi 939. Oh, sige. 69 ba yun? Oh, 69. Makita natin yun. Hanapin natin yan. Ngayon, basahin natin yung original talaga. Ono 29 ng Genesis. Simula ng pagkain ng tao. Genesis 1:29, sabi dito, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat tananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo ay magiging pagkain. So, ibig sabihin, sila Adan at Eva, ang iniutos sa kanilang pagkain ay bunga ng puno ng kahoy. Pwede rin yung mga gulay-gulay. Basta walang, ano, walang... Dugo. Dugo. Walang hayo, hindi karni. No? Maalalaman natin kung bakit yung binasa kaninang ni Sister P ay nagpahintulot siya na baak ang paa at panguya-nguya. Kasi dumating ang baha. Oo, baha. Dito tayo muna magsimula sa una na yung parang pagkain at saka yung paglalakbay nila sa ilang, Sister P, ay dapat sinasanay na sila doon sa mana na maging vegetarian. Mm-mm. Pero nga ang problema, reklamo. No, reklamo ng mga tao na mabuti pa sa Egypto ay samantalang malaya na sila, hindi na sila alipin ng Egypt, ay... Gustong bumalik, di ba? Gusto nilang maging alipin ulit. Oh, dahil lang sa laman. Dahil lang sa karni. So, imay natin yan. So, tandaan natin, ang original na pagkain ay mga prutas at mga gulay. No? Yan, kailan nangyari? Bungang kahoy at saka gulay. Kailan nangyari na pinahintulot, yun na nga sa simula, yung pagkatapos ng baha, Noidi, tres, ng Genesis. No? Makikita natin na yung pagkabaha, di ba pagkabasa, baha, nasira ang lahat ng tanim sa buong mundo. Ngayon, pinahintulutan silang ng Panginoong kumain, magdala noong pito doon sa malinis, pito-pito, at mag-asawa naman doon sa hindi ipakakain. Kaya may sobra. Kakainin nila yun dahil limang buwan na ang tagal ng tubig na kung sa lupa. Limang buwan, 40 araw nagbaha. Tapos bago kumati, yung nawala yung tubig ay 150 days. Araw, limang buwan. So kaya, anong kakanin nila? Wala na, patay na lahat. Patay na lahat ang tanim. Naubos na niya yung baon. Kaya... yung pinasakay ng Panginoon na pito-pito doon sa madinis, ay kakainin nila yung lima. Yung asa-asawa, hindi nila yung pakikalman. Lima lang sa pito-pito sa lahi ng hayop. Sa madinis. Ating yung anihin yan. Okay. Sino interesado? So, bago pa natin yan ang ipagpatuloy, yung mga pito-pito na yan, yung mga tingnan na natin, no? Nakita ko na yung mga teksto sa mga edad. Ah, sige. Genesis 5:5 ang kay Adan. Oh. 930. 930. Si Matusalim lang ang ating i-clear. Matusalim. 5 Genesis 5:27. 5:27. Oo nga. Ang edad 969. Sabi mo 39. 930 yung kang Adan. Kay Metusalem, 969. Ang tanong, paano nangyari yun? Samantalang ngayon ang edad ay nahihirapan na sa 70, 80, 90. At kung makabot man ng 100, mabibilang na sa daliri ang may edad na yan. Kaya nga ang pamahalaan nag-premyo, sinong makakaabot ng 100 taon,
ay bibigyan niya ata ano yun, ilan? 100,000? Oh, mayroon nang nangyari niya, nabigyan, umabot ng 100. Kaya bihira na, kaya nag-offer sila na parang premyo. Okay. Pamahalaan. So pagkatapos ng baha, di ba before baha, ang kinakain ng tao ay bungang kahoy at saka yung mga gulay. Ang edad noon si Sister V ng Sandimputati ay kuhan? 2,000. 2,000 mahigit. Mm-mm. Dahil ang edad ni Ada, naglipas na yung 930, 60. Kaya ay, hindi pa nabaha. Hindi pa nabaha. Oo, ay numakad pa ang panahon. Kaya naging 2,000 mahigit okay. Ang edad nung bumaha ang ng tubig. Okay. Genesis 11:10-11. Ilan na ang edad si namatay ang anak ni Noe si Sem. Yun. Genesis 11:10-11. Genesis 11:10-11. Uh-uh. Jes, ito ang salit-saling lahi ni Sem. May 100 taon si Sem at naging anak si Arphaxad. Dalawang taon pagkatapos ng bahang gumunaw, 11, at nabuhay si Sem. Pagkatapos ng may panganak si Arphaxad ng 500 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So, pag-aaral ng lahing yan, tiyagaan. Dahil ang pagdating ni Kristo sa kanyang kapanahunan, may lahi para malaman ng tao na hindi siya basta sumipot. Yung hindi ba basta siya ay putok sa buho o yung parang bigla na sumipot, ito si Kristo. Isinubaybayan yung lahi. Si Adan. Si Sem, brother friend. Anak ni Noe. Limang daan na lang ang kanyang edad. Oh, ay ilan na ang nakalipas na taon mula rin sa kwan. Dahil ang edad ng mundo, mabibilang natin sa edad ng tao. Nung una, 900 si Matusalim ng ano. At nabuhay si Sem pagkatapos na may panganak si Arphaxad. Tapos niya ipinanganak yung mga anak niya, 500 taon. So, kung ating idudugtong-dugtong yung edad, kaya edadan, aabot na mahigit 2,000 ang pagbaha. Kaya, aabanti naman tayo, pinahintulot silang pakainin na ng laman sapagkat nasira ang lahat ng tanim. Kahoy. Okay, sa Genesis 11:32. Anong ginawa ng Panginoon? Tingnan natin. 11:32. Oh, ilan ang edad na sa tapos kumakain na sila ng karne, laman. Sabi dito, at ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon at namatay si Tare sa Haran. Lumiit na, maiksi na ang kanilang buhay nang kumakain na sila ng laman. Hindi mo maiitali yung kwan ng kwan, yung pagdugtong-tugtong, mahabang pag-aaral, di ba? Yung pagkamatay ni Adan, ni Matusalim, dudugtong mo naman yung anak ni Matusalim, ilang taon, yung anak naman ni Matusalim, kukunin mo namang edad, hanggang sa dumating na talagang mahigit 2,000. Pero ang pagkain ng laman, yun na nga, umikli ang buhay. Umikli ang buhay, yun nga ang ating punto. Yun ang punto. Pero yung edad ng mundo, 2,000 mahigit. Dahil sa pagkain ng laman, umikli na ang buhay. Pero ibinalik yun sa kwan nung nakaplastar na sila yung nakatana. Genesis 9:3. Ano ang pinahintulot ng Panginoon? Ibinababalik na sila sa pagkain ng original. Sa 9:3, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Yung Genesis 1:29, iniulit na. Ibinalik na. Kasi may mga bungang kahoy na nagtubo na nagkuha na. At saka yung mga gulay. Basahin mo yung malinaw. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay
ibinibigay ko sa inyo. Patuloy. Sa 4, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakainin. Hindi na pakakainin ng hindi karne. Hindi nakakainin. Yung pinahintulot na karne, nalaman na sa kanilang pagsakay. Pagkatapos ng baha. Ng baha. Hindi, nung nasa baha pa sila. Maubusan sila ng baon. Kaya pinako ng hayo. Kaya nandun pa sila sa bangka. Bangka, arka. Kung nagpapatay na sila. Kaya hanggang sa humupa yung tubig, ay nagtanim na uli sila. Nung kuwanan, namumunga na, pwede silang kumain. Ay sabi ay, ang lamang may dugo ay huwag ninyong kakanin. So pinagbawal na uli. Pero ang mga tao ay hindi na mapigil. Nasisiyahan na sila sa mga sa pagkain ng laman. Yun hanggang ngayon, ayaw na nilang pipigilan. Kasi masarap, no? Masarapan sila. Pero yun ang dahilan ng mga sakit, pag-ikli ng buhay edad. At saka pagliit ng hike. Kaya wala tayong ano. So hindi okay. Na tumaan. Okay. At wala na tayong panahon. Tatapusin na lang natin ito sa isang panalangin. Tayo ay manalangin, no? Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa panahon na ibinigay mo sa amin na kami ay nakapag-aral sa iyong banal na salita. Sana maintindihan namin yung lahat, lalo na sa mga nakikinig sa amin, at maiwasan namin na mapahamak kami sa bandang huli. Na sa iyong pagbabalik, kaming lahat ay makasama sa iyo doon sa kahanginan. Patawarin kami sa aming mga kasalanan at ito ay aming dinadalangin sa mahal na pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa banal na Espiritu Santo. Amen. Ito, Sister Faye, magsasabi sa iyo. Maraming salamat. Dito sa kapila, Brother Prayed, hanggang sa muli ng ating pagsasama. At ito naman si Brother Ariel, sabi maraming salamat. 7 minutes.